Sabi nga nila, pagdating sa pagda-diet ay madaling sabihin, pero minsan mahirap po talagang gawin. Hindi rin naman natin masisi ang ating mga sarili dahil napakasarap naman po talagang kumain. Tama, tama yan, Diane. Pero ayon sa pag-aaral, ang leading cause of death sa Pilipinas ay heart disease. Nang isa sa sanhi nito ay ang pagiging obese o overweight. Kaya naman para bigyan po tayo ng karagdagang kaalaman at tips sa mga trending diets po ngayon, makakasama po natin si Anna Noor Fireroz. Isa po siyang nutritionist dietitian. Good morning, Anna. Good morning. Okay, maraming nagsusulputan ngayon na iba't ibang mga diet trends. Ano sa tingin ninyo ang rason bakit popular ang iba't ibang diet trends sa ating bansa ngayon? Yeah, so marami kasi na reason kung bakit yung mga diet nowadays talagang umuuso siya, no? It's really popular. So one of the reasons could be the cultural and social norms. Yung ideals kasi ng mga Filipino ng beautiful is kailangan sexy, fit. Also, nandyan din yung rapid result. Kasi alam naman natin kung babawasan lang yung dietary intake or maglalagay tayo ng exercise, nandun yung parang nababagalan sa result. So, Filipinos tend to really go into ano ba yung trend na magbibigay ng mabilis na result. Also, nandyan din yung social media. So, the influence talaga, it really makes diets popular. And lastly, yun talagang health. Nandiyan na yung increased awareness kasi ng mga Filipinos na since, as you mentioned, leading cause of death talaga in the Philippines ay cardiovascular diseases na correlated with obesity and being overweight. Kasi right now, among Filipinos, there are 27 million Filipinos that are obese and overweight. So yun talaga yung reason din para gustuhin na magbago ng mabilis yung lifestyle and also to look good, to lose weight. Mm. Ano ba yung mga popular diet trends or dietary approaches ngayon? Yeah. Marami ngayon yung nauuso all around the world. But here in the Philippines, ang top 3 talaga would be the ketogenic diet, intermittent fasting, and the low-carb diet. Hmm. So marami pa dyan, pero yung tatlong yun talaga since isa sila sa fastest results na bibigay, yun yung tinatry talaga ng mga Filipinos. Okay, para sa kaalaman ng ating mga cars, baka pwedeng isa-isahin natin tong top 3 diet trends. Let's start from ketogenic diet. Yeah, okay. So sa ketogenic diet, so ito yung highest portion ng fats and then very minimal to talagang sobrang konti lang talaga ng carbohydrates in this diet and then moderate amount of protein. So in this type of diet, ang ginagawa is to change our source of energy from carbs and make it into fat. Mm-hmm. Fat na yung magiging fuel natin for energy. We call it ketosis. Para yun ang ibaburn, tama ba? Yes, ito na yung ibaburn ng body natin to become energy rather than carbohydrates na yun yung nakasanayan talaga. How about IF, intermittent fasting? Mm-hmm. Okay, so intermittent fasting naman, it's not really a type of diet, more on an eating pattern. So kahit normal lang yung diet mo, same pa rin ang kinakain mo, but we adjust the time. Example, meron dyang 18-6 na method, wherein 18 hours fasting, and then within 6 hours windows lang, yun lang yung time nakakain. Mm-hmm. Samantalang Filipinos, sanay pa naman yan, 5 to 6 times a day kumakain. So in IF, talagang limited yung time or sometimes days. Pwedeng 5 to 2. Huh? Wow. Yeah, like 5 days na merong kakain ka regularly, but 2 days na non-consecutive in 1 week is no food at all. Pero curious ako, pagkakain ka, marami kang pwedeng kainin or kailangan limited din? Hindi naman siya limited. You can stick with your usual diet. Change lang ng quality, but the amount is the same. But yeah, pag sobrang dami pa rin, hindi pa rin siya ganun magiging beneficial. So useless rin. Hindi ko kumain ng dalawang araw. Yes, pero yung fasting, it creates really good results in the body. Kasi yun yung time na nakakapag-heal, nakakapag-regenerate yung body. And that's the time din na nakagamit yung stored fat natin as energy. Kasi wala kang ilalaman na bagong fuel. So, napakagandang approach din ng intermittent fasting. Yung last one naman, low-carb diet, tama ba? Yes, low-carb.
Low carb, ito yung medyo mas madali pa dun sa tatlo kasi you just change the quality of your carbohydrates, lessen it, and then wala talagang refined sugar. Yan ako, mga sweets pa naman, favorite ng Filipinos, as well as rice. So, staple talaga natin siya, but we change it into fibrous sources, and then lessen it to a minimal, and increase protein and fat intake kapag naka-low carb ka. So parang ang keto diet at yung low carb diet, medyo mas low on carb talaga. Meanwhile, yung IF, you're saying, pwedeng kumain ng carb. Tama ba? Yes. Oras lang o kaya kung ilang araw ka lang. Anong araw ka lang kakain? Anong pinaka-effective? Okay. Kung sa fastest, no? Sa fastest among the three, keto yung pinakamabilis. Unfortunately, siya din yung pinaka-challenging. Kasi it's the most strict. Like, literally, ang source of carbs lang doon ay green leafy. Kahit fruits, okay, very, ano yan, very high in carbohydrates, bawal din yon. As well as, ang ma-experience mo kasi sa ketogenic diet is the keto flu, na upon starting that kind of diet, para magkakasakit ka talaga ng flu-like symptoms. Actually, naranasan ko yan. Ay, nag-keto ka na before. Nag-keto ko. Ang bilis mo talagang pumayat. Mga 1 week. Kaso nga lang, yung parang nalalamig ka. Ang effect. Yeah, because our body is used to using carbohydrates for the longest time. Like, kung ilang taon ka na, kunwari, 30 years old, you've been using your fuel from carbohydrates. And then, sudden change it to fat. So, hindi talaga, naninibago yung body, but it's just during the transition. After that, kapag masusustain mo na siya, mawawala na yun. It's just that, ang hirap i-sustain ng healthy keto because there are two types of keto. There's the dirty keto and the healthy keto. So, dun tayo siyempre sa healthy keto. Dapat sa healthy. Of course, of course. Unfortunately, the dirty keto would still produce the same result. So, ang bilis pa rin ng weight loss mo. It's just that dahil nga yung sources of fat ay unhealthy, like cholesterol, trans fat, the result will be as rapid. In 1 week, 2 weeks, sobrang mag-slim down ka, maglo-lose weight ka. But, on the long run, mababalot na ng taba yung mga organs, mas magkakos pa siya ng leading causes of death. Okay, so that's the fastest. How about, kumbaga healthy, pero kahit gradual, pero walang masyadong rest. Kasi sa keto, may mga naririnig ako na parang hindi rin napabagay sa ilan yan. Careful daw tayo pag ginagamit yan eh. Pero what would you recommend? Gradual naman yung weight loss, pero wala namang masyadong rest. Yeah, I would really recommend combining low carb with IF. Combination siya. Why? Because fasting is really needed by the body during cellular regeneration, pag-use nga ng stored fat into energy, and as well as the low carb kasi, aalisin talaga natin yung refined sugar, which is isa yun sa pinaka-toxic substance na pinapasok natin sa katawan. So, if we can remove, totally eliminate refined sugar, and then yung mga simple carbohydrates like white rice, white bread, pancit, so those kinds of carbohydrates ay magko-convert into one that's more sources of fiber ang panggagalingan, and then fruits, vegetables, that's the better part. Oh, but I'm very curious kasi ako when I gave birth, talagang I said magtatanggal ako ng timbang. So ang ginawa ko lang, kumakain ako pag gutom ako. Pero yeah, tama, pinipili ko yung high protein at less carb. Tama ba 'yun? Yes. Ginawa kong 'yun. O bumayat ako, pero healthy ba yun sa katawan ko? Yeah, kasi there's a difference between hunger and just craving. And also, cultural, parang, kumbaga, tradition. Tradition. Okay. Yes, nakasanayan na ng Filipinos, yung nga, 3 meals a day, meron pa yung morning snack, PM snack, minsan may midnight snack pa. That's why the increasing rates of overweight and obese in the Filipinos increased. It actually doubled in just 2 decades. So, the reason is because, ayun nga, sanay tayo na parang bawal malilipasan ng gutom, bawal hihintayin mo magutom ka. You really have to eat 5 to 6 times a day. Whereas, fasting really helps us to reach perfect or ideal health for us so that lahat ng parang mga health issues, problems is maiwasan. As long as you choose the quality of diet, every time kakain tayo, it's okay na meron tayong time na skip natin yung meals. May isa pang uso ngayon, Ana, yung calorie count.
Yeah. Ayun, yun. Oh, pero mahirap okay, yun. Ano, eh. Parang may, paano ba yung calorie count process? Medyo mahirap nga din sa akin kasi parang ako, minsan kakain ako, kinakalorie ko pa ka ba nang hindi ko masyadong... Exactly. So, maganda yung calorie counting. It's just that hindi naka-count ang micronutrients. When we say macronutrients kasi or when we count just the calories alone, so pwede kang kumuha ng same calories from let's say carbohydrate rich foods versus fibrous na kunwari mga minerals, ma-vitamins na foods, same calories sila. So, hindi natin na-watch out yung micronutrients, yun yung vitamins and minerals, kapag nag-calorie count lang. Mm-hmm. So, nalilimit mo lang na, okay, konti yung kakainin ko, I'm within the limit na dapat, kunwari, 1,200 lang yung goal mo na maging diet, but the quality is questionable. Magaganda ba yung sources ng pinanggalingan ng 1,200 calorie diet na yun? So you can lose weight. Kasi may kilala kasi ako, titingnan niya kahit chips eh, di ba? Yeah. Sabi niyo, 300 calories. So pwede so naman ito. Basta nakakainin niya. Pero parang magkaka-deficiency naman exactly. Siya sa nutrients. Sa katawan. Okay. Yeah. Siguro last tips na lang, ano, Chi? Yes. Mga paalala na kasi mahirap din yung so good ka lang ng so good sa isang kind of diet. Di pala bagay sa'yo, ma-deteriorate din yung health mo. Yeah, exactly. For our viewers, sa mga Filipinos, when we go into a different dietary trend, okay, make sure po natin na hindi natin i-go-go agad yung mga diet dahil lang nauso or dahil lang meron tayong gustong sudden change na gusto natin rapid yung result. We have to really take care of our health, make sure na nakapag-approach ba tayo ng health professional, appropriate ba sa atin yung mga diets na itatry natin kasi iba-iba yung individuals eh. Also, dapat i-check din natin kung ano yung discipline natin into going into different diet trends kasi baka sa susunod, mag-cause pa ito ng mas nutrient deficiency o kaya negative results rather than providing good health and long-term sustainable result. Napo, very helpful yan, lalo na sa ating mga ka-RSP na nagtatry talaga maging sexy, no? Pero I guess diyan kailangan sexy, pero dapat healthy. Correct. At saka more than the aesthetic, dapat healthy talaga yung reason mo. Eh, no? Para, kumbaga, long-term at saka correct. Masustainable yun kapag ganun ang iniisip mong kapila. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman sa ating mga ka-RSP. Again, maraming salamat, Ananor Fyros. Stay safe. Thank you.